Hi guys! Nandito naman tayo sa bahay ng isang collector para sa ating collectorscrib. Akala mo museum, no guys? No? Tignan nyo naman ang mga paintings, no? Ang dami, sobrang dami sa mga walls ng bahay niya. Ganda! So, nasaan na kaya itong ating kaibigang collector? Ang pambansang wealth coach? Hulaan nyo kung sino? Juliusbabao Unplugged. Juliusbabao. Juliusbabao Unplugged. Juliusbabao Unplugged. Uy! Hi, Chinkee! Hello! Hello, kamusta na? Chinkeetan, guys! Oo, mukhang nanonood kaya yata ngayon ng ano, pili ko na. Sensya na, medyo na-score mo kita. Okay naman. Oo, dumana ko dun sa likod eh. Oo, kaya yung wala nakakita sa akin. Hindi naman nga sumisita ko, kanina pa ako paikot-ikot sa akin. Well, Chinkee! Welcome to my channel. Salamat, ha? Collectorscrib. We're going to talk about your collections. Salamat. Ano ba yung pinaka-hilig mong i-collect? Well, actually, ang pinaka-hilig kong kolektahin talaga pera eh. Yung magandang collection talaga. How to be you? Eh, kasi... Mahirap yan ha? Yeah, pero siyempre, ever since 12 years old sa sales na tayo. At saka, nanggaling din tayo sa hirap. And then, nag-showbiz ka pa, di ba? Oh, nag-showbiz. Nag-ano pa, comedian sa TV and movies. 87 to 94. Oh. Mm-hmm. So, and then, yun nga, ang nagnegosyo, pagkatapos niya, right now, from business, nag-transfer na ako to become a wealth coach. Mm-hmm. I teach people on how to save budget and how to get out of debt. Uh-huh. And then, probably, some of you who are watching right now, tinuturo ka at magtipid, pero ang dami mong pinamimili ng mga ano. Oh. Di ba parang opposite siya? Yes. Oh. Pero kasi kailangan natin maintindihan na hindi to gastos. Mm-hmm. These are all investments. Oh. No, it appreciates in time. Mm-hmm. Kaya that's the reason why I'm collecting. How were you able to transform from being an actor, comedian, to becoming a financial advisor? Paano nangyari yun? Alam mo, the only thing siguro that is permanent in this world is change. Self-taught naman tayo eh. I never finished a formal degree. Hindi ko naman tinatago yan. And self-taught, tapos nagbenta, di ba? Guminhawa ang buhay. Ano? So parang nakita ko nung during that time na maraming taong nang katulad ko na dumaan din sa hirap, na nangangarap, pero wala naman nagtutuwa. Tama. Diba? At saka siyempre, iba yung mindset ng mga singkit na katulad namin. Na pinalaki kami na... Yung talaga training nyo? Oo, pinag-aral kita mabuti para magtayo ka ng negosyo. Eh karamihan kasi maghanap ka ng trabaho. Kaya malaking pagkakaiba yun. Kaya ako, gusto kong yung mga taong katulad ko nangangarap din dati na makaangat din sa buhay. Oo, kasi mahirap na maging mahirap. Right. Mahirap. Pero dahil mo natutulungan sa ginagawa mo, so we're very proud of you, Chinkee. Ang ganda niyang advocacy na yan. Pero siyempre, kinakailangan yung pera pinaghirapan mo, ma-invest mo rin sa tama. Totoo. Di ba parati namin tinuturo na kailangan matuto kang mag-budget, matuto kang mag-ipon. Pero hindi ka lang nag-ipon for the sake of ipon. Uh-huh. Kailangan matuto mong palaguin yung i-invest mo. Uh-huh. Kasi pag naka-ipon ka lang tapos hindi mo siya napapalago, liliit yung halaga ng pera. Uh-huh. O kaya part of this, you know what we're, you know, yung nakikita nyo, story ko at the same time, hindi to public. Yeah. Hindi ko pinapakita to normally. Oo. Mm-mm. Lakas ko naman sa'yo. Hindi naman. Aspirational. Hindi ako. Kasi ang ganda nito guys. Kasi ang dami ko ng mga na-feature sa collectorscrib natin. Pero never talaga tayo nakapagbigay nung yung talagang malalimang payo. At hindi pa natin masyado namumulat yung kanilang kaisipan doon sa mga pwede nilang i-investan. No? At tulad mo, you're now investing in toys. Eh, nakikita ko rito guys. No? Parang... Nandito tayo ngayon sa kanyang toy room, ika nga, no? So, ano pa ito mga toys na ito, James? Eh, these are called bearbricks, di ba? Bearbricks siya. Mga designer toys to eh. Uh-huh.
Ang kagandahan din, may mga iba na lumalabas kasi na ano lang siya, very exclusive at the same time limited edition. Tapos in time, tataas talaga yung price. Halimbawa, itong dalawa na ito, di ba ito yung tinatawag na The Funk? Uy, naghiwalay na yan, guys! Ay, talaga? Breaking news! Kahapon lang, in-announce nila na mag-split na silang dalawa. So hindi na sila grupo, hindi na sila magka-partner. So in other words, tataas na yung value ng yun. Yun ang sinasabi natin, no? Yung mga ganung hindi mo in-expect na mga factors dun sa mga nire-represent dito mga toys na to. May affect yung pressure ng kanilang mga toys. So like yan, ano pa itong isa? Kaya ano ba ito? Kaya Pollock? Yeah, Pollock to. Jackson Pollock. Jackson Pollock to. Ito naman ay kung makikita nyo, ay balot naman to sa tela. So normally kasi it's made from resins or plastic. Pero ito naman ay medyo bukod-tangi na ito balot sa tela. Merong mga maliit na version yan, di ba? Marami. Ito yung mga malalaki. Yes. Ano mas marami sa collection mo? Mas marami, definitely yung mga mas maliliit. Pero syempre, ang mas appealing, ito yung tinatawag na 1,000%. Yung mga maliliit is 400%. Okay. Meron pang 100, di ba yung ganyan maliit? 100. At saka meron pang 400, may tinatawag na, I think yung sa gitna. Na I think ilang percent yung mga meron. Di ba pa yung 400? 200? Ganun ba yun? 200%. 200%. Tapos pa, no? Yeah, 200, 100, 200, 400, 1,000. Meron bang sinlaki ng ganito na nakakita yata ako sa bahay niyo. Pero wala naman, maliit lang yun. Itong painting na ito, ang ganda-ganda. Yeah, ito naman ay... So bukod sa toys, you also collect paintings. Kung makikita natin, this is inspired by Spolarium. Spolarium painting to. It depicts the ano of EDSA. This is a ano eh parang ano to eh commission painting to. Parang modern spoliarium. Modern siya. Napakaganda talaga. Pina-commission to. Commission do ano yan. Sino to artist to? Si Jeff Salon. Jeff Salon. Siya rin yung sikat rin yan. Bakit kailangan niyo ilagay yung mga passages from the Bible sa mga walls niyo? Kasi 'di ba yun ang sinabi that we should remember the word of God, put it on the door of the lamppost, put it on your ano every time that you parang every morning. Yan ang ginagawa namin, reflection. We need to really seek God and then know God in our lives. At kailangan natin ipaalala sa atin na kung wala si Lord, wala tong lahat. That's true, no? So it's a reminder to you na ito mga blessings na dumarating sa buhay mo, eh, gawa ni Lord yan, no? Kaya yung mga ganyan mga passages na nakikita sa mga walls, parang pinapaalala lang sa iyo na huwag kang makakalimot na lahat ng ito galing sa taas. At saka hindi lang yung parang ano eh, naman napakaganda rin na parang yung hindi kaya yabang eh. Yung paa mo parating nakalapit sa lupa. Nanggaling ka rin naman sa wala. Nangarap ka. Tapos guminawa ang buhay mo. Pero hindi dahil sa ikaw ang magaling. Dahil yun nga, dahil Diyos pinahintulutan ka. Sana, siyempre, yung nakikita natin dito, katulad namin ni Julius, eh, mayroon kaming ginawang ano, parang foundation. Di ba, na tumutulong tayo sa mga kapuspalan. Yes, oo. Yun. So you can check that out, guys. Yung ArtPH, meron tayong mga artworks na binibenta o ilang auction. Tapos, yung proceeds nun, dinodonate natin sa mga nangangailangan. Kaya kailangan tandaan po natin na tayo pinagpala ng Diyos para maging pagpapala sa kapwa. Tama. So ano pa mga ibang nasa collection mo nito, Chinks? Yan. Yan, ikot tayo. Ito yata yung bahay nila. Ano naman to? Ito si Juan Colton. Ito yung nagtatato. Masa ng artist niya. Ang gumawa naman ito, isa young artist also, si Eloy. Eloy Munoz. And then... Ito naman, si Honasan. Martin Honasan. At ito naman, sketch ni Garibay. Diba? Si Ambi. Ambi. Ito naman, wood etch naman yan. Wood etch. So, gawa sa kahoy. Hindi siya painting na ano lang. Sa ibang iba. And again, may passage na naman from the Bible. Nakikita niyo sa kanilang wall. Para to inspire yung kung sino man ang papasok dito sa room na ito.
Diba? Ayun, so ikot tayo. Let's go. Sundan ko. Ang ganda naman ito. Oo. Ito. Ayun to, ano? Yes. Actually, si Mrs. ako, yung anak kong panganay, pangalawa at pangatlo, yung bunso. Oo. So, it represents, ano eh, parang hope, di ba? Because of the balloon, and then yung clouds, no? This is an ano talaga commission work by the artist Ted Benyoflor. Ted Benyoflor. Oh, 2019. So napaka ano talaga para sa amin talaga kung lalo na kung may nanalulungkot kami at may mga pangyayari sa buhay. Pag tumitingin ka dito, parang nagbibigay sa'yo ng parang pag-asa. Di ba? Heart shape po. Yes. This is all about love. Pero ikaw, talaga kuha-kuha yung katawan ni Chinkee, oh. Sakto kuha-kuha talaga. Chinkee. Kahit nakatalikod. Galing, galing ni Ted Peñaflor. Mm-hmm. Tapos marami ka rin mga sculpture. Kaya ano ba ito, Orlina? Hindi, ito naman, galing naman ito kay ano, Organo. Organo. Oo, si Organo naman. Organo. She's one of the female sculpture na ano naman. Sabi niya 200%, yeah, 200% no? 200% naman ano, the toy. Ito ilang percent. Yan pa nga 100%. Uy, meron kang Orlina. Yeah, ito naman. This is rare in the sense na it's a Belen series. Di ba? Ah, Belen yan? Belen. Jesus. Si Jesus, Joseph, and Mary. Wow! Galing ha? Oh. Abstract version, no? Oo. Kasi di ba parang kung normally, si Orlina, isa sa mga pinakakilala na sculpture when it comes to glass. At marami talaga ang gustong makakuha. At mahirap makakuha. Because it's so rare, actually may nag-offer na nga sa amin. na bibili nila. Pero yun nga, pero sinabi namin hindi. No? Kasi we really like it. So ang tawag dyan is not for sale, guys. Oo. O kung nag-ambisyon kayong bilhin yan, hindi yan binibenta. Oo, oh, hindi. Dito, you know. So, let's move on to the second floor, Chinks. Sige. Tignan natin kayo mga kayo. O pati sa mga ano niya, sa steps may mga ano rin. Oo, oh, like for example, this is a reminder naman. Oo. Reminder to para sa amin na, yun nga, ano ba talaga tunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig, it's patient, it's kind. Diba? It does not boast. It's not proud, it's not rude, it's not self-seeking, it's not easily angered, it does not keep records of wrongs, and it does not delight in evil. So, paalala yung araw. Lagi yung re-remind ka, no? Galing, galing. Oo. Huh? Mga collection ni Chinkee. Napakaswerte mo naman, Chinkee. Grabe. Saan mo nakuha itong ML Espiritu na to? Well, actually, siyempre, ikaw yung ano yung una eh. Ikaw naman yung una talaga eh. Hindi, nung nakita ko talaga, talagang kinausap ko. Eh talagang naghintay akong pagkatagal-tagal. At kinulit ko talaga ng almost ano, every month. Siguro nakulitan na talaga sa akin at naawa na. Sobrang hirap pumili ng painting niya, ha? Oo. Ito, may ano to, may ginawa siyang ano yung parang yung ano yung time-lapse. Nakita namin kung paano ginagawa yung per square inch. Yung grip, no? Oo. Ang hirap talaga niyang ano. Yes, na-feature natin yung interview sa kanya. Nakita niya yung process kung paano ginagawa itong painting na to. Yeah. Sobrang realistic, guys. Oo. Swerte! Congrats, saka hindi, ang alam mo kagandahan kasi sa ganitong klaseng painting, lahat ng painting may storya. Paano mo nakuha? 'Di ba? Hindi yung kahit na may pera ka, 'di ba? Hindi mo mabibili. Ang hirap talaga. Mahirap talagang hanapin. Kaya nga ang exciting sa collection, it's the hunt eh, that makes it really more exciting. Yun yun. At nandito sa bakilin pala ito. Hindi kung entrade, guys. Napakahirap hanapin yan. Oh. Diba, parating sold out yan. Pipila ka siguro dalawang taon, tatlong taon bago ka makakuha. Yan, nakuha naman namin yan sa auction. Papi pa siya. Sa ano namin yan? Sa auction namin sa artph. It brings back so much of the your childhood. Like si Dennis Jimenez, tapos ito naman si Bugs Bunny, Winnie the Pooh.
Cut in the hat. And siyempre nung bata tayo, di ba, pinalaki tayo sa mga ganung cartoons, saka sa mga story. Kaya para sa misis ko, saka sa akin, very memorable to. And then the reason why we're also collecting, it's not only for, yung parang maganda ba? Kasi nga natutunan din namin na as a financial, ano, I'm known as a wealth coach, naintindihan ko pala na in time pala, yung paintings pala appreciates in value. So, parang siyang property. The property kasi, ang you count it by square meter, ang appreciation ng value. Pero pagdating pala sa painting, it's the same, square inch. And then, ang kagandahan dito sa painting also, it's portable kahit saan. Pwede mo dalhin. Tapos, pwedeng isalin mo pa. Isalin lahi mo pa sa next generation. O, nakita natin itong artist na ito. Is a Filipino artist but right now he's recognized already internationally. And like for example, nung nakuha namin itong price na ito, which I cannot disclose. Pero ngayon, as of right now, times 3 na siya yung price. Times 3 na. So we got this in 2019. So 2 to 3 years lang, nag-triple na po yung price. Galing, ano? Mm-hmm. So tawag dyan, deconstructed, no? Mm-hmm. So kung may image si Dennis Jimenez, ginabago niya, no? Mm-hmm. Paano naglalaroan niya. Kaya parang nagiging abstract yung, ano? Tama, yung tama, painting. Tama. So ang question dyan, Chinks, is painting really a good investment? Yeah, you know what? Ako naman, siyempre, singkit ako, di ba? kasi sa amin, business talaga, negosyo. Pero when I actually visited your place, yung bahay mo talaga, it really opened a whole new world to me. Na parang naintindihan ko talaga, oh, yung may sumisig. parang na-realize ko, I'm missing a lot. And the reason why hindi ako nakapag-invest during that time, actually, ang pinakauna talaga nag-invite sa akin, si Louie. Mm-hmm. Oo, si Louie talaga nag-invite sa akin. Louie Ojeda. Oo, Ojeda, sabi. Si Louie Ojeda na yan. Oo. Nandito yan na, kanina. Mag-invest ka na. Ako naman, sabi ko natatawa ko. Ba't ako mag-invest sa ganyan? Diba, anin ko yan sa mga... Hindi ko talaga magets. Until such time nung bumisita nga ako sa bahay ninyo, nakita ko talaga, at sinabi ko, oh no, parang nagkamali yata ako na hindi ko na... kita to, napasok to, diba? At at very earlier, ano? That's the reason why, right now, naghahabol kami. Naghahabol in the sense, hindi pa rin late, no? Kasi pwede ka pa rin na, ano eh, mag-discover ng mga bagong artists, diba? And then, help. Ang kagandahan dito, nakatulong ka na sa artist, napaganda mo pa yung wall ng bahay mo, and in time, no? Pag nangailangan ka, diba? Pwede mo siya ibenta para ika na makaano, kumita ka. Pero siyempre, ang art naman, hindi talaga siya first and foremost, for investment. Hindi. It's really loving the art piece, eh. Appreciating it and wanting it to be hung in your wall to appreciate. Pero alam mo, pinakamatindi niyan yung lalo na pag-gising sa umaga, pag nakikita mo to, yung parang nag-e-enjoy ka. Ito, like for example, Snoopy, Charlie Brown. Snoopy ba to? Oo, Charlie Brown. Oh, Snoopy. Diba? So parang pag nakikita mo, nare-refresh ka. Iba? Oo. Actually, no? Nakaiba, no? Oo, diba? It's love between Charlie Brown and Snoopy. Oo. Very positive, no? Super. Yung painting. Lahat ng kinukuha namin, hindi kami kumukuha ng yun din. Oo. Yung painting also is a reflection of the owners. Oh, ito pala si Saibo, Louie! Ito pala ang advice sa kanya. Nabagit ko lang kanilang matagal mo lang sa hindi na kayo, well, na ano? Oo, magkasama kami, batch 11 kami. Pero siyempre, hindi ko naunawa, hindi ko naman nakita, kaya hindi ko naman siya pinapansin. Oo, yun. So nagsisisi ako si Chinkee, ba't ito? Nako! Kung nung araw di, ano? Okay. Nakakahapon. Ang dami na nga niya sa collection niya, eh. Talaga. Ito. Wow! Ang dami na, Chinks! Oo. The last time I was here, wala pa, ha? Pakunti pa lang. Eh, paano? Sino naman may kasalanan nito? Ikaw na naman. Ikaw na naman may kasalanan. Okay. Ganda, guys. So, pag na-display na maganda na maayos, ang ganda tingnan. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.